Mamamatay ka na lang, gusto mo pa ako makilala. Anak ka ng tete mo. Sa anong paraan mo gustong alalahanin ka ng mga tao? Sa pamamagitan ba ng paggawa ng mabuti at pagtulong sa kapwa? O sa paggawa ng masama laban sa masasama bilang pagtulong sa kapwa? Alam naman nating kasaysayan lang ang nananatiling buhay sa mundong ito. Kaya't kapag hindi ka nakapag-ukit ng sarili mong kasaysayan, kasama mong kakainin ng lupa ang iyong buong pagkatao sakaling magpantay na ang iyong mga paa at tuluyang kang makakalimutan paglipas ng panahon. Ngunit iba para sa may mga natatanging katangian na nagagawang buhayin ang kanilang pagkatao sa kabila ng kanilang paglisan sa mundong ito. Hanggang kailan? Hanggang may nakakarinig ng kanilang kwento. Halika't magbaliktanaw tayong muli sa kwento ng taong naging mas masama pa laban sa masasama at nagawang iukit ang kasaysayan sa kanyang bayan sa paraang hindi mo na naising mangyari sa iyo kung siya ang makakatapat mo. Ang kwento ni Henry Santos Cruz, o mas nakilala rin natin sa bansag na alias Pogi, o yung tinaguriang Virador ng Nueva Ecija. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Agila ng Cagayan, Hari ng Tondo, Kilabot ng Cavite, Batas ng Maynila, at ngayon, Virador ng Nueva Ecija. Ikaw kaibigan, sino ang bida sa lugar ninyo? Gusto mo bang talakayin natin dito? Comment mo sa baba at hahanapin natin ang kwento niya. Si Henry S. Cruz ay mas nakilala rin sa bansag na alias Pogi. Ang mga magulang nila ay tubong Pampanga, kung saan naging vice mayor pa ang kanyang tatay sa isa sa mga bayan nito. Ngunit lumipat sila sa San Mariano sa Santa Rosa sa Nueva Ecija, kung saan dito na sila nagkapamilya at ito na rin ang lugar na kinamulatan at nagkaisip sina Henry Cruz at ang kanyang mga kapatid, na ilan sa nakalap natin ay sina Gani, si Chito at si Genaro, na kalaunan ay makikilala naman sa tawag na Nerdy. Panahon ng dekada 70 at 80, laganap ang kaguluhan noon sa Santa Rosa, Nueva Ecija. Dahil likas na mabubuting tao ang mga magulang ni na Henry, pinalaki nila ang magkakapatid ng may takot sa Diyos at sa katunayan, ipinasok pa nila ang noybatang si Henry sa simbahan at taglingkod dito bilang isang sakristan. Hanggang isang araw, umabot na rin sa sukdulan ng kasamaan ng mga tao doon, na wala na sinasanto at pati ang kumbento ay pinapasok na rin nila. Pinatay ang pari nila noon at nasaksihan lahat ito ni Henry, na nagdulot naman sa kanya ng matinding takot at trauma sa kanyang murang edad. At magmula noon, ganun na lamang ang tindi ng galit niya sa tuwing nakakakita siya ng masasamang tao saan man siya magtungo. Umalis siya sa bayan nila at napadpad sa Maynila at dilingid sa kaalaman ng karamihan. Maliban sa pagiging pulis, marami pang talento itong si Henry Cruz. Dahil nga sa siya ay may kagandahang lalaki, naging artista din siya noon sa Maynila at nakasama niya na ata ang halos lahat ng malalaking pangalan sa industriya noong dekada 70, gaya ni Dante Barona, Res Cortes at maging si Bong Revilla mismo, na kalaunan ay gaganap sa kanyang karakter, ay nakasama na rin niya at napakarami pang iba. Bukod sa pagiging aktor, siya ay isa ring stuntman, nobelista, producer at maging ang pagdidirektor ng pelikula na kung saan siya na rin mismo ang producer at siya na rin ang gumagawa ng sariling kwento. One man army kumbaga. Kung pwede nga lang, siya na rin ang gumanap sa lahat ng karakter sa pelikula. Matinding nobelista itong si Henry Cruz, na kalimitan na isna sa pelikula ang kanyang mga nobela at suki niya si Dante Barona sa kanyang mga obra. At ang kanyang pinakapopular na nobela na ginawa ng pelikula ay ang Virador. Naging comics writer din siya, na noong mga panahong yon ay sikat na sikat na libangan dito sa ating bansa. Wala pang internet at kukunti pa lang ang may telebisyon noong mga panahong yon, at kadalasan ay pagbabasa ng comics ang libangan ng mga tao o dili kaya naman ay pakikinig sa mga radyo na dito mo rin mapapakinggan ang mga nobela ni Henry Cruz. Ilan sa obra niya
ay ang Vigilante, Bigo pa rin ako, si Akong Barako, si Hepe, Titis, Rabiri, silang mga Hudas, Sintibay ng Puno, Santumpok na Lupa, at Minsay Isang Matapang. At mga nobela naman niya na gaya ng Patron, Birador, Agila sa Gubat, at marami pang iba na naisalin sa radyo at sa telebisyon. Napawang mga aksyon na hango naman lahat sa kanyang tunay na buhay, sa kanyang karanasan at sa kanyang pagkatao. Naging bahagi din siya ng first generation ng Dimensional Heroes na kung saan ang karakter ni Alias Pogi ay napasama sa iba pang mga bayani na binigyang buhay sa isang nobela na siya rin mismo ang gumawa. Sa larangang ito din niya nakilala ang mga batikang comic artist na gaya nina Abraham de Ocampo, Mar Santana, Carl Comendador, DG Salonga, Carlo J. Caparas, Mars Rabelo at marami pang iba. Pero sa kabila ng tagumpay na ito, hindi pa rin siya nakakatakas sa realidad na mundo at patuloy pa rin siyang minumulto ng kanyang nakaraan at ang matinding puot niya sa masasamang tao ay patuloy na umuusig sa kanya. Nagpuli siya at nadistino sa kabanatuan at naging si Patrolman Henry S. Cruz. Isang paraan niya ito para ilagay sa tama ang kanyang katapangan dahil sa pagiging pulis, magiging tagapagtanggol siya ng mga mahihina at sa isang banda ay magagawa din niyang usigin ang mga masasamang tao sa paraang gusto niya dahil nasa panig siya ng batas. Pero sa pagkakataong ito, mukhang nangibabaw sa kanya ang galit at puot sa mga kriminal at tila ba nawala na ng saysay ang batas na kung susundin mo lang din namang prinsipyo, ang mga kriminal man ay may karapatan pa rin mabuhay. Iba ang ibig sabihin nito para kay Henry. Pero ano nga ba ang tamang paraan para sugpuin ng kasamaan? Kundi ang magpatupad ka ng batas na mas masama pa sa kasamaan ng mga kalaban mo. Dito nagsimulang umukit ng kasaysayan si Alias Pogi. Mabait siya sa mabait, pero wala siyang patawad sa mga kriminal at wala siyang pinipili kay bata, kay matanda, basta gumawa ka ng masama, tutuluyan ka ni Pogi. Si Pogi ay naging isang berdugo. Nakilala siya sa pagiging brutal sa pagpatay sa mga kriminal na kung ating iisipin ay hindi na makatao. Inubos niya ang mga magnanakaw ng mga hayop sa kanilang lugar, ang mga rapist, ang mga magnanakaw, at ang lahat na ata ng krimen. Walang patawad itong si Pogi at hindi lang basta pagpatay ang ginagawa niya. Pinupugutan niya ang mga ito ng ulo at pinuputol-putol ang iba't ibang bahagi ng katawan at ikinakalat sa lugar upang maging babala sa lahat ng nagnanais gumawa ng masama sa lugar nila gamit ang kanyang maalamat na katana na magpasa hanggang ngayon ay nasa pag-iingat pa ng isa sa mga malalapit sa kanya. At maging ang pambuboso lang, kapag nahuli niya ay hindi niya pinapaligtas. Iginagala niya ito sa kabayanan ng hubot-hubad sa harapan ng mga tao. Meron ding usap-usapan sa mga tao noon na iniwan daw si Pogi ng kanyang asawa dahil nakikita niya ito palagi na kinakatay ang mga kriminal at hindi na niya masikmura kapag pinagpuputol-putol ni Pogi ang kanilang katawan gamit ang katana. At sa mga kaibigan natin dyan sa Santa Rosa, gaano ka totoo ang kwentong ito? I-comment nyo naman sa baba o baka naman chismis lang ang nakalap nating impormasyon. Sa ganitong paraan, napatahimik ni Pogi ang bayan nila dahil nananahimik na rin sa kabilang buhay ang mga masasamang nilalang doon. At kinatakutan ang Santa Rosa, partikular na ang San Mariano dahil alam nilang nasa paligid-ligid lang si Alias Pogi at nakakarating kaagad sa kanya sakaling may gawin kang hindi maganda sa tulong na rin ng mga tao. Nabayani naman ang turing sa kanya. Pero kapalit ng lahat ng ito, dumami rin ang kanyang mga naging kaaway, mga politiko at malalaking tao sa lugar nila na hindi man lang tarang magpahayag ng galit, ninanais naman nilang mawala na si Pogi sa kanilang landas. Taong 1989, habang nasa tabi ng highway si Pogi at naghihintay ng bus palawa sa Maynila, inambos siya at pinagtulungan patayin. At na mga sandali ring iyon, ang kasaysayan ni Patrolman Henry S. Cruz o si Alias Pogi ay nagwakas sa paraang hindi niya rin ginusto at hindi inaasahan gaya ng mga taong nahulog sa kamay ng tinaguriang berador ng Nueva Ecija.
Samantalang ilang buwan lang pagkatapos niyang mamatay, isinapelikula kaagad ang kanyang buhay na ginanapan naman ni Bong Revilla sa tulong na rin ng kapatid niyang si Nerdy, na isa ring magaling na manunulat na siya namang naglahad ng kasaysayan ni Alias Pogi. At siya ring nagpatuloy ng kanyang mga nobela na pinamagatan naman niyang Anak ng Teteng upang patuloy na alalahanin ng mga tao ang kabayanihan ng kanyang kapatid na si Alias Pogi. Nagkaroon ng trilogy ang pelikula, ngunit yung nauna ang masasabi kong pinakamalapit sa katotohanan dahil yung mga sumunod ay marami nang nadagdag para sa ikagaganda ng pelikula dahil nga isa lang itong palabas. Pero hindi natatapos sa pagkamatay ang alamat ni Alias Pogi. Sumibol na ang batang isinabit sa puno na si Paris at ang kanyang kapatid na si Sus na nakahandang ipagpatuloy ang kasaysayan ng kanilang amang kung hihingin ng pagkakataon. At minsan pa, ang katana ng birador ng Nueva Ecija ay muling dudungisan ng dugo at paulit-ulit na uukit ng kasaysayan. Sa paggawa ng mabuti para sa masama o sa paggawa ng masama para sa ikabubuti. Ikaw kaibigan, sa anong paraan mo gustong maalala ka ng mga tao? Nagustuhan mo ba ang kwento natin ngayon? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam. Anak ka ng Teteng.